sumali ang buto at hindi makalakad ang isang Pinay nang paluin siya ng baston ng kanilang amo. Sinisi nila ang kapwa Pinay na katrabaho nila kung kaya't dinubog sila ng kanilang amo. Alamin kung bakit sa Balitang Biruin, si Robert Solivilla. Tika-ika at hindi makalakad si Lorna, hindi tunay na pangalan. Nang dumating sila sa Polo Owa, para humingi ng tulong matapos silang bugbugin ng kanilang amo noong nakaraang linggo. Kaya nang dami sa kita, dadadala ko yung bus, yung buto ko ang nasaman at saka yung elbow ko, pati elbow ko nasaman. Single parent at may tatlong anak na masukayak sa Barcelona at kanyang pinsan, kahit 80 umano rila sa dalang sahod, nakalahati sa ipinangako ng agency ng 160 umano rials. Nagtagal lang sila ng isang linggo dahil may mga kato umano sila ng amo. Papakainin mo kami yung flight bread, yung steam niya, kinapat namin yun. Yung nakakainin namin. Dito, let's order pa kami sa trabaho. Kami sa two. Pero umbalik sila na makiusap ang amo sa Polo Ola. Dito na nagumpisa ang kanilang kalbaryo nang gibitin sila ng katrabahong Pinay. Itinago umano ng Pinay ang kanyang cellphone na hingin ito ng amo dahil bawal daw ito sa loob ng bahay. Nang wala silang masurenda, nagalit ang kanilang amo at pinapapalang sila sa iba-ibang parte ng kanilang katawan. Lima beses ako pinalo dito, isa, tapos dito tatlong palo, tsaka yung palo na tigman ng pagkabayo, ang laki ng marka sa legs ko. Talagang sakit masyado. Nakonsensya raw ang Pinay at sinamin sa kanilang siya ang nagtago ng kanilang cellphone dahil nainis sa kanilang magpinsan sa sobrang close sa isa't isa. Pero nasunod ulit ito, nang lagyan ng dura ng Pinay ang pagkain ng kanilang amo at sa kanila ay binuntang. Lalo na galing ang kanilang amo at pinaghampas ulit sila ng latigo. Kung hindi tumugoy yung kamay ko, hindi ako hinpan sa pagpalo. Tumaglaw ko kung ng kusina, sinundan pa ako para paluin niya more than or less than 10 times. Saan ka pinalo? Dito po sa left side ng katawan ko, mula dito sa likod ko, hanggang dito po. At saka ito po yung kamay ko dito, lumupay-tay na yan at wala nang pakiramdam. Dito na sila ng pasyon tumakas ng kanyang pisan. Dumatay sa bintana. Ito pinsan ko, okay naman yung katawan niya, okay naman yung paglahan niya. Nagpatulong ako, binuhas niyo lang ako. Patabak sa bintana. May bintas na ako, timis sa mga monitoring namin. Iniimbestigahan na ng opisyal ng embahada ang kaso ni Lorna. Ang doping naman, but yung may complicit sa kahit sa police case, yun ang pagkatapos ng resolution ng kaso nito. At mapatunayan na may pagkapanalit sa part ng sponsor. Automatic yung natin ang kaso na nalagay natin sa ating blacklist of the sponsors. Nagbabalik sa Middle East, Robert Solivilla, Mascot, Hawaii.